Does it have to be like this? Mas maganda pala pag frontal eh. Hay, hindi ko pa nakiklik, bobo. Hello mga ka-virgin! Welcome back sa aking YouTube channel. So glad at muli kayong narito para panoorin ang video na ito. Kung ikaw man ay bago pa lang sa aking channel at bago mo pa lang panoorin ang aking mga videos, ay inaanyayahan na kitang i-click ang subscribe button dyan para lagi tayong good vibes. So for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa akin. Since wala naman tayong ibang magagawa dahil naka-quarantine ang bawat isa sa atin, no? At bawal tayong lumabas dahil nga sa coronavirus. So pag-usapan na lang natin yung tungkol sa akin. Actually, ito yung gusto kong content today kasi wala na akong maisip na content. At itong content na to, plano ko sana na gawin siya kapag marami-rami na tayong virgin dito sa mundo. Pero since hindi naman ganun kabilis, lalo na ngayon at naka-quarantine ang mga tao, so ang tendency... Actually, ang problema ko kanina, mga ilang minuto rin akong nag-iisip kung anong ililista ko dito tukol sa akin. So, since wala nga ako nang isulat dito kasi parang naisip ko na rin na kailangan impromptu kasi... Tungkol naman sa akin to, ba't ko pa ililista, ba? Diba? So, ayan, kailangan kong magpakilala. Ang pangalan ko po ay Ezekiel Lancer T. Lobrera. Yung T ko po ay Tasik. So, baka may mga Tasik na nanonood dyan. Mag-subscribe na po kayo. Anyways, ito po ang aking nickname. Ayan, mababasa nyo dyan ang aking nickname. At ang pronunciation po ng nickname na yan ay ito. Ayan. It's either this one or this one. Kayo na pong bahala kung madiin ba yung... pagbanggit nyo, oo. Choice nyo na po yun. Pero, more likely, ang ginagamit ko pong spelling para sa pagbanggit ng aking nickname ay ito. Kasi mas madali siyang intindihin at isipin, oo. At saka, madali rin siyang bigkasin. I am 22 years old last year. Last year lang. 22 years old po ako at ang birthday ko po ay October 22, 1997. This year, malamang sa malamang, magka 23 na ako. Pero, matagal-tagal pa naman. Graduate po ako ng high school sa NCBA Fairview at saka graduate naman ako ng college, obvious na yan, sa PUP kasi gumawa ako ng video tungkol sa aming graduation. Nalagay ko siya dito para sa mga hindi pa nakakapanood, panoorin nyo dyan. Ako ata ang kauna-unahang nag-vlog sa loob ng PICC, so panoorin yan guys. So ngayon po ay wala akong work, parang halos lahat naman yata walang work. Yung iba pala work from home ngayon. Oo. So ako po ay walang work sa kadahilan ng... Actually, ayoko talaga itong i-share kasi nakakahiya. Pero isa sa mga reason kung bakit na hindi ko gustong mag-work dahil na trauma po ako. Oo. Nung nag-a-apply po ako, meron po akong trauma na nangyari nung nag-a-apply po ako ng work. And aside from that, hindi ko talaga yun gusto kasi yung passion ko talaga is yun nga, mag-vlog at saka gustong-gusto ko yung magluto. Basta something na related sa pagkain. Gustong-gusto ko yun. Hindi yun... taster ha, hindi naman siguro yun. Basta yung gustong-gusto ko yung nagluluto ako, basta something na nasa ko sa ina yun, naghihiwa, naguhugas. Yun po talaga yung gusto kong ginagawa, hindi ko alam kung ba't kinuha ko tong mat, pero alam ko pala kung ba't kinuha ko yung course ko. So ang course ko nga po pala sa mga hindi nakakaalam, BS Applied Mathematics. Major in Actuarial Mathematics. So medyo mahaba-haba po yan at wag na po natin masyadong intindihan kung ano yan. Basta po, more on sa insurance po ang usapan pagdating sa course na yan. May mga tao din na nagsasabi na kapag ito yung course mo, oh, edi magaling ka pala sa math. Magaling ka pala sa math. Magaling ka pala sa math. Ano ba? Hindi ko po masyadong kinoconsider yung sarili ko na magaling sa math. Siguro meron lang akong advantage compared sa iba na hindi naman po masyadong pinag-aralan yung malalim na yun ha. Yung mga malalalim na bagay tungkol sa math. So, yun lang naman yun. Kapag narinig nyo po yung course namin at binanggit ko po or ng iba sa inyo na yun yung course nila, huwag nyo po silang pinagko-compute. Hindi po kami calculator. Sana maunawaan nyo po na hindi po kami calculator. Ano ba yung mga tukol sa akin? So, dati po ay nasa Fairview ako. Last year, oo. Last year, taga QC po ako sa Fairview. Doon po kay mami nakatira. And bago po ako tuloy yung graduate, pumunta na po ako dito sa Caloocan. Sa bahay ng lola namin. So, andito nga po ako sa Caloocan. North. Just in case na maguluhan kayo kung sa south o sa north. Nasa north po kami. Meron din po pala akong TikTok. Meron akong TikTok.
Nagti-TikTok din po ako. Actually, noon pa ako may merong TikTok account pero hindi ko ginagamit kasi hindi naman po talaga ako active, no. Oo, mahilig po akong sumayaw. Oo, mahilig po akong sumayaw at kumanta. Obvious na rin po 'yun sa mga vlogs ko. Da-da-da! So yun nga, obvious na rin yun sa mga vlogs ko na ang hili ko nga rin po ang pagganta at pagsaya. Medyo talented naman po ako. Nakakonsider ko naman po yung sarili ko na talented. May mga bagay naman po akong kayang gawin na hindi kayang gawin ng iba. Ay, basta! Hala, nangangati ako. Alo, namumula! Hindi pa ako pinanganak na maputi. Hindi rin pa ako pinanganak na maitim. Mapusaw po ako nung pinanganak ako. Opo. Hindi po ako kaitiman. Oo. Isa sa mga dahilan kung bakit ito yung napili kong content kasi ako po yung uri ng tao na maraming problema. Actually, lahat ng mga tao maraming problema. Lahat naman tayo may pinagdadaanan. Kaso lang yung mga problema ko ay medyo kakaiba na rin sa iba. Actually, may mga nakakaranas din ito. Pero maganda na rin na ginawa ko to at hindi ko kinoconsider na itong community quarantine na ito o lockdown na ito ay maganda. Pero since nandito na tayo at wala naman tayong masyadong magagawa, no, kailangan lang talaga natin magstay sa bahay at maging healthy. Ito yung time na nakilala ko yung sarili ko. Ito yung mga times na marami sa inyo nakilala nyo na rin yung sarili nyo na meron pala kayong talent. Kasi marami na sa atin ngayon ang nagti-TikTok talaga, mapasayaw, mapadub, at saka mapasinging. Ginagawa nyo po yan. So, wag nating sayangin yung time na to para kilalanin yung sarili natin. Kasi yun talaga yun eh. Dumating din ako sa point na tinatanong ko yung sarili ko, sapat na ba yung ginagawa ko? Tama ba yung ginagawa ko? Kasi parang sa mga ginagawa ko, mga upload ko sa social media, actually ito kabilang na itong mga vlogs na ginagawa ko, so hindi ganun karami yung mga tao nakaka-appreciate. So parang iniisip ko, may kulang ba sa akin, may mali ba akong ginagawa? So parang ilang gabi ko na yung iniisip. So nagkaroon ako ng time kagabi na kausapin ang apat na sangre na ito. Ayan po sila. Ang apat na sangre na yan. Natulungan po nila akong maigi na iparealize sa sarili ko na I have to be myself. Na hindi ko kailangan gayahin yung iba. Or not necessarily gayahin. Yung talagang ipakita mo sa iba na hindi naman yun yung ikaw. Hindi naman yun yung personality mo. Siguro kaya hindi nagiklik sa mga tao kasi pakiramdam nila nang gagaya ka lang, hindi ikaw yun. So, kung iniisip mo na mag-vlog ka na ba, sasabihin ko sa'yo, mag-vlog ka na rin. Pero make sure na lahat ng i-vlog mo, more on sa sarili mo. Yung mga bagay na gagawin mo sa videos mo, ay gusto mo, lalo na para sa sarili mo. Hindi lang para sa sarili mo, maganda rin yung gusto ng mga tao. Kasi yun naman yung kailangan eh, diba? Kaya nga naman tayo nag-vlog, hindi lang para sa sarili natin. Para sa mga taong nakaka-appreciate sa ginagawa natin. So, thankful ako dun sa apat kasi yun nga, nakausap ko sila kagabi. At na-realize ko nga na hindi man ganun karami yung mga taong nanonood lagi sa vlogs ko, sa mga videos ko sa Facebook, sa mga memes na sinishare ko sa Facebook, mga ganun. Hindi man ganun karami yung mga nakaka-appreciate, pero at least may nag-exist na isa hanggang 10. Yun yung nagda-drive sa akin na i-push pa yung pag-vlog ko kasi hanggat may tao, hanggat may isa na naniniwala sa akin at sumusuporta sa akin, gagawin ko yung gusto ko at wala naman siguro akong natatapakan at tao na iba dyan. Tulad ng sabi ni Finn kagabi, ang pinagdadaanan ko nga po ay existential crisis. Kasi lagi kong kine-question kung sapat ba ako, mga ganon, kung kailangan pa ba ako. Kasi pakiramdam ko, ano naman eh, useful naman ako, pero hindi lang nakikita ng mga tao yung pagiging useful na yon sa paraan na gusto nilang makita. Pero pakiramdam ko naman sa sarili ko, nagiging helpful naman ako. Kahit naman ito pag-vlog ko, kasi isa sa mga ginawa kong vlogs last week nga lang ay ito, ayan, lalagay ko dyan. At para sa mga taong hindi alam kung ano yung mga gagawin nila ngayong kinakaharap ng Pilipinas ang COVID-19, lagay ko naman sa vlog na yun yung mga paraan at mga dapat nating iwasan. Kasi hanggang ngayon, may mga tao pa rin na lumalabas sa kanilang mga bahay imbis na maging safe sila. So make sure na lahat tayo guys na nasa loob lang ng ating bahay, gamitin natin tong time na to para kilalanin ang ating sarili, ang mga kasama natin sa bahay, ang pamilya natin. At
maging helpful tayo sa bahay, no? At huwag nating kakalimutan laging mag-pray at maging healthy. So, ipag-pray natin ang bawat isa, ang buong mundo, ang buong Pilipinas, at sana mawala na itong virus na to para hindi na tayo lagi nag-worry sa kalusugan natin at sa kalusugan ng mga pamilya natin. Lalo na meron sa atin may mga kamag-anak sa ibang bansa na hindi na natin sure kung okay pa ba sila. So, ipag-pray natin ang bawat isa. Sa ngayon, yan lang muna yung pag-uusapan natin kasi meron mga videos or mga vlogs na gumagawa ng 25 facts about me. So, ngayon hindi naman yun yung gagawin ko. Nagpakilala lang ako sa inyo. So, thankful din ako sa mga kaibigan na nakausap ko kagabi at medyo naliwanagan naman ako katulad ng liwanag na to. Chok! Maraming salamat at umabot ka sa part ng video na ito. Sana nag-enjoy ka. At kung nag-enjoy ka, please huwag mo kalimutang i-like ang video na ito at i-share sa friends mo, sa family mo, para sama-sama kayong magsama-sama. Para ma-enlighten na rin sila sa mga landas na gusto nyong tahakin. Ayan. Mag-comment na rin kayo dyan sa baba kung ano pa yung mga gusto nyong video na gawin natin. Please huwag nyo po kalimutang mag-subscribe. I-click nyo po yung subscribe button dyan. At pagkatapos nyo po akong i-subscribe, i-click nyo na rin po yung notification kampana dyan sa baba para lagi kayong updated sa aking every upload. Yun lamang. Maraming salamat and bye!